guys, it's me, Erin. Welcome to kindergarten. Oh, they said yeah. Nandito na tayo sa quarter 2, week 3. Ang lesson natin ngayon ay tungkol pa rin sa pamilya. Aalarin natin. Isulat ang iba-ibang membro ng pamilya. Si tatay, nanay, ate, kuya at lutso. Aalarin din natin ang letrang N at saka E. At tukuyin ang mga salita na nagsisimula sa letter N at letter E. Sa lesson natin ngayon ay matutunan din natin magbilang. Tara, simulan na natin. Unang gawain. Ang isang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. Isusulat natin ang kanilang pangalan. Tara, sulat na natin! Tatay, nanay, ate, bunso, kuya. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Dilugan ang mga larawan na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang N. Unang larawan ay nota. Bibilugan natin yan dahil yan ay nagsisimula sa letrang N. Sunod na larawan ay nuno. Bibilugan din natin yan kasi nagsisimula siya sa letrang N. Sunod na larawan ay damit. Hindi naman siya bibilugan kasi hindi siya nagsisimula sa letrang N. Ganon din ang auto o kotse. Hindi rin natin bibilugan. Ang bibilugan natin itong huling larawan dahil ito ay nurse. Nagsisimula sa malaking letrang N. Sunod naman ay lagyan ng check ang mga larawan na ang pangalan na nagsisimula sa letrang E. Ang mga larawan ay eroplano, elepante, saging, kama, at espada. Ang lalagyan ko ng check ay eroplano, elepante at espada. Ang saging at kama ay hindi ko lalagyan ng check dahil hindi sila nagsisimula sa letter E. Tara, lagyan natin ng check ang mga nagsisimula sa letter E. Ito na guys. Dito naman tayo sa ibaba. Bilangin ang membro ng pamilya sa bawat larawan at isulat ito sa loob ng kahon. Dito tayo sa unang larawan. 1, 2, 3. Ang isulat natin ay 3. Dito naman sa sunod na larawan, 1, 2, 3, 4. Isulat natin ng 4 sa kahon. Dito naman sa sunod, 1, 2, 3. Isulat natin ang 3 sa kahon. At dito sa huli ay 1, 2, 3, 4. Isulat natin ang 4. Tapos na guys! Ang sunod na gawain ay bakatin ang mga letrang N at E. Tara, bakat na tayo! Ito
in at E. Kulayan ng wasto ang watawak ng Pilipinas. Dito sa unang bilang, ito ay larawan ng mga bituin at araw. Kukulayan natin yan ng dilaw. Tatlong bituin at isang araw. Dito naman sa bilang dalawa, kukulayan natin ang asul. At dito naman sa bilang tatlo, ay kukulayin natin ng pula. Tara, kulayin na natin ang watawat ng Pilipinas. Ikinis natin ang kulay kasi hindi ko gusto yung kulay niya. Ito na guys, tapos na guys. Now, ang watawat ng Pilipinas. Sumulat ng apat na malaki at maliit na letrang N at E sa bawat linya. Diba kanina nagbaka tayo ng mga letrang E? Ngayon naman, tayo mismo ang magsusulat ng letrang N at E. Tara, sulat na tayo! Ito na guys, ang letrang N at E. Dito naman tayo sa ibaba. Tutulungan natin ang bata na makarating ng maayos sa kanyang pupuntahan sa pamamagitan ng pagkuhit sa tamang daan. Tutulungan natin siya makarating dito sa mga simbahan. Tara, guhitan na natin ang daan. Gamit ang makukulay na papel, pandikit at gunting. Gumupit ng mga maliliit ng paisukat at idikit ito sa letrang E at N. Tara, gupit na tayo! Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Pagduktungin ang tuldok sa bilang apat sa pangkat ng mga bagay na may laman apat. Ang iduduktungan sa apat ang itong prutas, bombilya, at bag. Dahil sila at tig apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang larawan ng puti ay hindi natin iduduktong dahil dadawal lang siya. Isa, dalawa. Tara, iduktong na natin ang tamang sagot. Ito na guys. Sa susunod natin gawain, ay matutunan natin magbilang o magdagdag o magplus sa English at magbawas o minus sa English. Simulan na natin sa unang gawain. Dito sa larawan, mayroong apat na slice ng pizza. At dito naman sa kabila, mayroong tatlong slice na pizza. Unang tanong. Bilangin ang mga larawan at isulat ito sa patlang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isusulatan ng apat sa unang patlang. Bilang dalawa. Bilangin ang larawan at isulat din sa patlang. Isa, dalawa, tatlo.
Susulat natin ang tatlo dito sa batlang. At bilang tatlo, ibawas ang pangalawang pangkat ng mga larawan sa unang pangkat sa pamagitan ng paglagay ng X. Itong tatlo, ibabawas natin dito sa apat. Nilagyan na nila ng X, may tatlong X. Dito sa bilang apat, bilangin daw ang natira. Ang natira ay itong isa. Isusulat naman natin yan dito sa bilang lima. Ang isang natira. Tara, isulat na natin ang mga sagot. Ito na guys. Dito naman tayo sa sumunod. Pagbabawas naman. Dito sa unang larawan, larawan ng malsanas. Meron dito isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na malsanas. Babawasan natin ang isa, dalawa, tatlo, malsanas. Ang natira ay isa. Naman sa sumunod na larawan, merong apat na elisi. Isa, dalawa, tatlo, apat. Babawasan natin ang isa, dalawa, tatlo, apat ng elisili. Ang sagot ay zero o wala. Walang natira. At dito naman sa huling larawan, mayroong isa, dalawa, tatlo, apat ng moon. Babawasan natin ng isa, dalawa ng moon. Ang natira, binawasan ng dalawa, ay dalawa. Sulat na natin. Dito naman tayo sa huling gawain. Bilangin ang mga laman ng kahon. At isulat ito sa patlang. Tara, magbabawas ulit tayo. Meron ditong isa, dalawa, tatlo, apat na oto. Tapos, babawasan daw natin ang dalawang oto. Sunod naman na larawan ay may apat na candy. Isa, dalawa, tatlo, apat. Babawasan daw natin yan ng isa, dalawa, tatlo na candy. May natirang dalawang oto dito sa unang bilang. Ay dito naman sa candy ay may natirang isa. Tara, isulat natin ang mga sagot. Tapos na tayo, guys. So, ayun guys. Tapos na tayo sa ating module serye sa linggong ito. Sana may natutunan kayo ating mga gawain. Sana natutunan nyo na ang iba-ibang membro ng pamilya, ang mga letrang N at P, mga larawan na nagsisimula sa letrang N at P o yung mga salita. Ay sana natutunan nyo rin ang magdagdag at magbawas. So sa English, plus or minus. Salamat guys sa mga nanonood. Kung hindi ka pa nakaka-follow sa aking page, i-like and follow na yan para updated ka sa mga susunod pang video ng inyong kuchikucheran, Erin at Erin TV.